Manga cuento. Ni cerdo. Karanasan ito ng lola ko nung kadalagahan niya. Maganda si lola nung kabataan nito. Marami ang nagkakagusto sa kanya. Kasama na ang mga taga-ibang mundo. Nagsimula ang karanasan na ito nang magsunog siya sa likod ng bahay nila bandang hapon. Malapit ito sa nag-iisang malaking puno doon. Itong si Lola, nakalimutan niya umano na magpasintabi. At nang mawala ang apoy ng sinusunog niya, doon na ito nagsimulang makaramdam nang parang may nakatingin sa kanya. May nahagip siya sa gilid ng mga mata niya noon. Kahit na kapag lumilingon siya doon, wala siyang nakikita. Makalipas ang ilang araw, nilagnat siya. Pero panandalian lamang naman. Yun nga lang, pagkatapos nun, madalas na siyang makakakita ng isang lamang lupa sa likod ng bahay nila. Na ayon kay Lola, isa umano itong tikbalang. Gusto nitong isama si Lola sa kaharian nila. Inaalok si Lola na maging prinsesa ng nilalang na ito. Pag sumama daw si Lola Ning, magkakaroon ito ng limpak-limpak na ginto. At kung tatanggi ito, may mangyayari sa kanya na hindi maganda. Hindi sumama si Lola. At makalipas lamang ang ilang araw, unti-unting nalagas ang mga buhok nito hanggang sa tuluyan na itong makalbo. Tinanggap ito ni Lola kesa mapunta siya sa mundo na hindi naman siya nabibilang. Nakahanap ito ng tunay na magmamahal sa kanya. Buhok lang naman kasi ang nawala kay Lola noon. Pero yung ganda ng itsura at ugali, nandun pa rin. Hindi kalaunan, nabiyayaan sila ng pitong mapagmahal na anak. Nangyari itong karanasan ko taong 2014. Alas 5 ng umaga pa lang, gumising na ako para mag-asikaso ng almusal ng asawa ko. May pasok kasi ito sa trabaho ng mga alas 6 ng umaga. Nung makaalis na siya, bumalik ako sa higaan. Yung higaan namin na ito, nakatagilid ang pwesto nito sa tapat ng hagdan. Mga alas 10, nagising ako. Sobrang init. Tapos, may naaninag akong babae. Mahaba ang buhok. Nakaputi. Hindi ko makita ang mukha niya gawa ng antok na antok pa ako noon. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko din alam kung bakit pero para bang hindi ako nakakapag-isip ng maayos noon. At hindi ko agad naisip na nasa bahay lang pala ako. Basta, yung tipikal na naalimpungatan, ganon yung naramdaman ko. Umikot ako, humarap sa kabilang parte ng higaan. Doon na ako napaisip, sino yung babaeng yon? At anong ginagawa niya sa tirahan namin? Napabaling ang tingin ko sa kanya. Unti-unti itong bumaba sa hagdan. Nakaharap pa rin sa akin.
Dahan-dahan, sumilip ako sa baba ng hagdanan. Nasa tingin ko ay naging pagkakamali ko noong mga oras na yon. Nanlilisik ang mga mata nito, nanlalalim at nandidilim ang mukha. Ang malala, nakatitig ito sa akin. Natulala ako sa nakita ko. Sinubukan kong sumigaw pero para bang naparalisa ang buong katawan ko, pati ang lalamunan ko. Tumayo ako, pero hindi ko magawang makagalaw man lang. Mga 5 segundo akong nagpupumilit na makagalaw at makasigaw, pero wala. Ang itsura niya, yung tipong hindi mo gustong makita sa ganong sitwasyon na hindi ka makagalaw. Pero alam mo yun, wala ka ring magagawa. Basta nakatitig ka lang sa kanya, takot na takot, at wala ka man lang kayang gawin. Hindi kalaunan, nakagalaw ako. At dun na wala ng tuluyan ang babae na yon sa paningin ko. Magandang araw sa lahat, lalo na sa kaibigan kong si Toto Seth. Ang kwentong ito ay ibinahagi ni Mama nung kadalagahan niya sa probinsya nila. Karanasan ito ng 4 niyang uncle na magkakalapit ang bahay sa tabi ng kalsada na malapit sa elementary school kung saan ako nag-aaral dati. Nang mangyari ito, nagiinuman itong mga uncle ko. Natawagin na lang natin sa mga pangalang Bert, Jacob, Ramon, Dodong. Masaya ang inuman nila, maliban na lang sa wala silang pulutan. Kaya itong si Dodong, sinabihan itong mga kainuman niya na kung pwede, maghanda o maghanap ng pulutan para mas lalong sumarap ang kwentuhan nila habang umiinom. Nung gabi din na yon, wala silang maisip o na itabi man lang na pwedeng gawing panghagod habang tumatagay. Kaya tinuloy na lamang nila ang kwentuhan tungkol sa mga plano sa buhay at yung mga lupa-lupa nilang pag-aari. Hanggang sa itong si Bert, may natanaw na parabang isang alimango sa daan. Kaso, mataba at doble ang laki nito kesa sa ordinaryong alimango. Hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa mga kainuman at sabay-sabay naman ang mga ito na tumingin doon. Ang unang naisip ni Bert, baka lang may naglalako nito tapos nahulog at hindi lang napansin. Pero nandun pa rin ang pagtataka niya kasi nga yung mga naglalako naman ito, kadalasan mga nakatali yung mga tangkay. Pero ayun, napaisip ulit siya. Sa laki nga naman ng alimango na yon, baka eto mismo ang pumutol sa tali niya. Nataranta silang 4 na may kasamang pagkamangha. Siyempre, pulutan na yun eh. Hulog ng langit, di ba? Si Dodong at Jacob ang kumuha ng palanggana para italukbong doon sa alimango. Bago nila magawa ito, andun pa yung parang nanlalaban pa umano ito na yung akmang lalapit gusto niyang ipitin. Pero siyempre, 4 sila. Napakadali lang na magpapain ng isa, tapos yung iba magtataklob dito.
Nahuli nila ito at naitali kaagad. Ikinulong muna nila habang nagpapakulo ng tubig. Bantay sarado si Dodong sa alipango na ito. Gawa ng para bang hindi sila mapakali dahil sa sobrang laki nito. Yung tipong kahit anong oras, kapag nakalingat sila, pwede itong makatakas. Makalipas lamang ang ilang minuto, kumulo ang mainit na tubig. Kukunin na sana nila yung alimango na ito para isa lang, nang makarinig sila ng sigaw sa hindi kalayuan. Wag! Napatigil sila. Lumingon sa kung saan nanggagaling ang sigaw na iyon. Isang matandang lalaki. Lumapit ito sa pwesto nila at pawis na pawis. Nauutal pa at kinakabahan. Huwag niyong lutuin yan. Akin yan. Nabili ko yan kanina. Nakawala lang sa balde. Medyo nagtaka ang apat. May duda na rin. Yung matanda kasi na lumapit sa kanila. Isa sa mga bantog na aswang. Kasama ang asawa niya. Pero hindi naman ito yung tipong nagkaroon ng problema sa lugar nila. Kaya parang normal lang nila itong kabaryo. Tapos ito, nakiusap yung matanda na palayain na lamang daw ang alimango. Para bang napakahalaga nito sa kanya. Magbabayad daw siya kahit magkano. Nagtinginan sila. Ang sabi nito ni Bert, papakawalan daw nila ito pero kung maano-ano man, huwag silang balikan para galawin. Tumango lamang ang matanda. Ang mga sumunod na nangyari, hindi ko sinasabing paniwalaan ninyo pero kitang-kita umano ng mga tito ko. Matapos palayain ng alimango, bigla itong nag-anyong tao. Isang matandang babae. Doon nila nalaman na ito yung asawa ng matandang iyon. Nakatulala umano silang tiningnan ang mag-asawa habang naglalakad palayo. Tinuloy naman nilang inuman. Ayos na yon. Pero parang hindi na nila gustong magkaroon ng pulutan. Ibinahagi ito ng tita ko. Karanasan ng kalapit bahay nila na si Ate Loleng. Hindi niya tunay na pangalan. Nangyari ito, early 90s, sa Ilocos. Simple lang ang buhay nila Ate Loleng. Ang asawa niya, isang magsasaka. May mga anak sila. Sa tapat ng bahay nila, merong isang malaking puno ng kamatsili. Napag-utusan ng kanilang barangay noon na putulin ito. Kakailanganin daw nila para lalong lumawak ang lugar doon. Matandang punong kahoy umano ito. Siguro, wala pang mga residente noon. Nandun na yung kamatsili na yon. Nung araw na putulin ito, yung mga taga roon, kasama na si Ate Loleng, pinanood ito sa huling pagkakataon. Habang dahan-dahan itong pinuputol, hanggang sa tuluyan na itong maalis, na siya namang ikinaluwag ng daanan ng mga tao. Ilang araw matapos noon, may mga pagbabagong nangyari sa tahanan nila Ate Loleng. Madalas itong naririnig na sumisigaw, nagwawala ng walang dahilan. Ang mga naririnig na mga kapitbahay noon sa kanya, hindi niya daw kasalanan kung bakit inalis ang punong kahoy. Wala siyang kinalaman. Bakit daw siya
yung pinapahirapan. Nagtagal ito ng ilang taon. Nilapit na nila ito sa mga manggagamot. Pero ang tingin namin nun, lahat ng tumitingin sa kanya, kulang sa kaalaman. Lagi nilang nirarason na malakas daw ang kumakapit sa kanya. Ni hindi nila ito sinubukang ilapit sa pare o sa pastor. Umabot ang paghihirap niya ng siguro mahigit sa 2 taon. Hindi na ito nakakapagtulog. Hindi na rin nakakakain. Hirap na hirap ito lagi sa araw-araw. Marami ang naawa. Gawa ng nagdusa ito sa buhay. Kahit na wala naman talaga itong kinalaman. Hindi siya ang pumutol. Nagkataon lang na siya ang may pinakamalapit na bahay sa punong yon. Tumawag pa sila ng isa pang manggagamot na sa tingin namin ay hindi rin ganun kamalakas ang pananampalataya. May suot-suot pa itong rosaryo sa leeg. Pero imbis na mapalayas niya yung gumagambala kay Ate Loling, siya ang lumayas sa takot. Sigaw ito ng sigaw na malakas daw talaga ang kalaban, na para itong isang diablo. Sa ilang taong paghihirap ni Ate Loling, hindi kalaunan, bumigay na rin yung katawan niya. Ilang beses na rin akong nag-suggestion nun na sana mas dinala nila sa mas malakas ang pananampalataya. Wala din kasi ako doon ng mga panahon na yon. Nasa ibang bansa ako. Kaya mga suggestion na lamang ang kaya kong maibigay na hindi naman nasunod ng mga sinabihan ko. Karanasan namin itong mag-anak sa Concepcion, Iloilo. Bata pa ako nito at dun kami nakatira dahil sa dun nagtatrabaho ang tatay ko. Kukonti pa lamang ang mga kabayan dun. Madalang ang mga sasakyan. Kaya kung may mga bibilhin kami sa bayan, kailangan naming maglakad na nasa 3 kilometro din, papunta pa lang. Bago mo marating yung bayan nun, merong daanan doon na tinatawag nilang Baragatan. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog nun, pero ito yung lugar kung saan maraming nagpapakita at nagpaparamdam. Isang hapon, inutusan kami ni Mama na bumili. Habang papalapit kami ng ate ko sa malaking puno ng palete, napansin namin yung isang malaking pusang itim. Kapansin-pansin yung laki nito na napahigpit kami ng hawak ni ate sa isa't isa. Sabi ng ate ko, tumawid daw kami para umiwas. Nung ginawa namin yon, aba, tumawid din ang pusa. Tumawid ulit kami. Ganon din ang ginawa nito. Wala na kaming nagawa nun kasi sumusunod talaga ito. Nung malapit na kami sa balete, andun na yung pakiramdam na para kaming binibitin pataas. Ang ginawa namin, nagkwentuhan kami. Nilakasan namin ang boses namin na kunwari, hindi kami takot. Pagdating namin sa balete, saka nawala yung pusang itim. Nakarating kami sa bayan ng maayos. Dumiretso kami sa bakery ng tiyahin namin at ikinuwento yung naranasan namin doon. Mangiyak-ngiyak na kami noon kasi takot na takot kaming umuwi dahil alam namin na gagabihin kami sa daan. Kaya ang ginawa ng tita namin, hinatid na lamang kami ng sasakyan nila. Isang hapon ulit, niyaya naman ako nung kapitbahay naming matanda
samahan ko daw siya. Tuwang-tuwa ako noon dahil kapag pumupunta kami ng bayan, didiretso ako sa bakery ng tita ko. Libre ang merienda, may pa-takeout pa. Hindi ko na naisip yung katatakutan doon sa dinadaanan namin kasi may kasama akong matanda. Mga alas 6 nung nakaalis kami sa bayan. Kasama din namin ang apo niyang tibo na dalagita na. Nang makarating kami banda sa Balete, dun na ulit nag-iba ang pakiramdam namin. Napansin namin na para bang ang bilis naming humakbang. Pero normal naman yung lakad namin. Lahat kami nakaramdam noon kaya ang ginawa namin, nagkwentuhan ulit ng malakas para pampawala ng nerbiyos. Pagdating namin sa gate kung saan papasok na sa compound, lalo kaming nagtaka kasi tuloy-tuloy pa rin kaming naglalakad. Lumagpas na kami doon sa gate ng compound pero hindi pa rin namin magawang makaliko. Buti na lamang, sobrang agap ni Lola. Ang ginawa niya, tumalon ito bigla at hinila kami sa kamay. Yung kalsada na yon, tuwid yon, walang lubak. Pero bigla na lamang kaming parang natumba na akala mo nahulog sa malalim na hukay. Yung trabahante naman ng tita ko sa bakery, umuwi daw ito ng alas 4 ng madaling araw. Nagtaka siya kasi bakit pagdating niya sa Balete, bigla din bumilis yung lakad niya. Lumagpas din ito sa bahay nila. At ito pa, ito yung hindi namin nagawa. Napatingin siya sa apakan niya at halos mapatili ito nang makitang nakapatong siya sa likod ng buhaya. Paulit-ulit ang ganitong nangyayari. Maraming tao ang nakaranas nito doon, lalo na yung mga ginagabi. May buhaya umanong naghahatid sa kanila. Simula na mangyari ito, iwas na ang mga magulang namin na papuntahin kami sa bayan. Madagdag ko lang na dahil sa malapit din kami doon sa Baragatan, maski ang parting bahay namin, may mga maririnig ka kapag sasapit ang gabi. Merong naglalakad na parang humahatak ng kadena. Dadaan yun sa bahay namin, tapos titigil dun banda sa poso. Minsan nga, nag-aapunan pa lang kami, may mga tunog na parang tunog na mantiyo. Yung mantiyo, kawangis ito ng kapre. Meron pa nga nun na nagising kaming lahat kasi umuungol si tatay habang nakadilat. Matagal itong niyugyug ni nanay bago magising. Ang sabi nito, hindi raw siya makagalaw pero nakikita niyang bumukas ang bintana at may malaking taong mapupula ang mata na nakatitig sa kanya. Yung ungol niya, yun yung paghingi niya ng tulong at pagsubok na sumigaw na hindi niya magawa. Isang gabi naman, medyo ginabi si tatay sa pag-uwi. Ang sabi ni mama, maglakad-lakad daw kami papunta sa gate para tingnan si tatay kung hinatid pa ito ng sasakyan. Habang naglalakad kami, may tunog na naman na parang hindi ko maintindihan. Ang sabi ni mama, hupot daw yon. Parang payong na nanghahablot ng buhok. Sobra yung kaba ko nun. Buti na lamang, pagdating namin sa gate, nandun na si tatay.
Dahil sa nangyayaring gabi-gabi, nag-usap sila mama at papa. Doon nila napagdesisyonan na bago pa mahuli ang lahat, kailangan na naming lumipat sa lalong madaling panahon. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Simulan na natin yung shoutout request. Simulan ko na sa naka 1 month na membership sa Centennial natin, si Ma'am Sara Durumal. Maraming salamat, ma'am. Shoutout din kay Joval Bristol at kay Jessica Marie Aguirre Tolentino na pinapa-shoutout yung anak niyang si Jasky at kapatid niyang si Pepet at ang asawa niyang si Jay. Thank you and God bless. Thank you, ma'am. Sa mga gustong magpa-shoutout, mga kagiliw, message nyo lang ako sa Facebook or sa Facebook page or email nyo ako. Iwasan nating mag-request sa comment section dahil hindi po natin yun na-acknowledge. Yun lang. Maraming salamat. Happy Sunday.